Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1121 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago natin alamin yan ay pindutin na ang like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga paparating na spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa istorbong si Saturn. Sabi nga ni Luffy na mag-ingat daw sila sa mga galamay ni Saturn dahil nga puro daw lason yung mga pantusok nun. Sa ngayon nga ay umaatake na si Saturn at pinipigilan nito ng ilan sa mga giants. Si Luffy nga dito ay parang napipikon na kay Saturn at sinabi nito na talagang hindi titigil itong Gorosei. Paatake na sana to kaso bigla niyang nakita si Bonnie na nasa Nika form na ulit at galit na galit nga ito kay Saturn. Itong si Saturn naman nakita si Bonnie at inatake niya to pero pinigilan nga yon ni Luffy. Pagkatapos noon tumalon nga bigla si Bonnie na parang aatake din kaso nga lang tiningnan siya ng masama ni Saturn at natakot dito si Bonnie. Nagpapatuloy naman ang mensahe ni Vega Punk. Nasabi nga niya na ang araw na inaabangan nila ay papalapit na kung saan lahat ng sikreto patungkol sa Void Century ay mailalabas na. Alam na nga daw nilang lahat na yung mga advanced na armas nga daw na nagpalubog sa ilang kontinente sa mundo ay ngayon nga daw ay nagagamit pa din. Yung ganong armas nga daw ay nasa paligid lang daw nila. Yung mga nilalang o mga tao na may mga kakaibang mga lahi at pinagmulan ay bigla na nga lang daw hinuli o inubos ang lahi. Na hanggang sa ngayon nga daw ay nagpapatuloy na dahil daw sa di pa matukoy na pangyayari. Habang nagsasalita si Vegapunk ay pinakita dito sila Marco na naisip si Whitebeard, si Kuma na Buccaneer, si King na isang Lunaria na buhay pa, at si Pudding na isa sa Three-Eyed Tribe. At ito na nga, balik tayo sa likod. Sumigaw nga si Bonnie na sa kanya daw si Saturn at aatake na nga to. Si Saturn naman ay sinabi na itong si Bonnie daw, ginagaya lang daw niya yung anyo ni Luffy. Wala daw itong pambihirang lakas. Bigla naman sumabat si Luffy na tumigil na daw itong si Saturn at pinagsisipa niya yung mga galamay ni Saturn. Si Bonnie naman dito ay naalala yung mga pinagagagawa ni Saturn sa tatay niya na si Kuma nung bata pa to. At inalipusta nga ni Saturn si Kuma nung patakas na si Kuma sa God Valley. At yung nangyari ngang eksperimento kay Genie na kasama si Bonnie, sabi nga ni Bonnie na walang hiya daw si Saturn. Paano daw nito nagawa sa tatay at nanay niya yung mga ganong bagay? O kawalang hiyaan, paano daw nito nasisikmura na tawagin yung sarili nila na isa silang Diyos? Meron daw talagang Diyos at mga bayani. Ang gusto nga lang daw ni Bonnie ay mamuhay silang tatlo nila Kuma at Genie ng tahimik. Ang mabuhay daw ng nag-iisa sa mahabang panahon ay parang gusto na nga lang daw niyang mamatay pero nagpapatuloy pa din daw siya. Utang daw niya yung buhay niya sa nanay at tatay niya at binigyan daw siya ng mga ito ng blessings sa maraming paraan. Si Saturn naman dito ay tinawag na insekto si Bonnie. Kahit na nga umiiyak si Bonnie dito ay naghanda pa din ito ng isang atake na sinabayan nga ni Luffy at tinawag ito na Liberating Nika Punch. Tinadtad nga nila ng mga suntok itong si Saturn. Hindi nila tinigilan hanggang sa makakaya nila. Ang gandang makita itong dalawang Nika na sabay umaatake. Di tinigilan nila Luffy si Saturn at nang matapos yung dalawa, eto na si Saturn. Parang ang natunaw yung katawan nito at hindi nga nakapalag. Makikita natin na nakatulala si Saturn at pabagsak na to sa dagat. Tuwang-tuwa nga itong mga giants na nakita nila. Si Bonnie naman naiiyak sa tuwa. Syempre ganun din si Luffy pero itong si Kuma ay napangiti din ng konti dahil nga nakita niya nakasamang lumaban ni Bonnie itong si Nika. Napansin naman nila Dory at Brogy yung Sunny sa taas. Doon naman sa Sunny ay takot na takot nga sila Usopp at Chopper dahil nga daw baka mamatay sila. Kailangan daw nila ng sasalo doon sa Sunny. Sabi pa ni Vegapunk na magkakaroon nga daw ng kaguluhan kapag unti-unti nang lumalabas yung mga sagot. Kailangan nga daw ng lahat na protektahan yung mga sarili nila kapag nangyari yung araw na yon. Ano man daw ang mangyari ay naniniwala daw si Vegapunk sa kakayahan ng tao lalo na sa karunungan nito. May tiwala daw siya sa science na matay daw si Roger 25 years ago at 2 years daw ang nakakalipas nang mamatay naman si Whitebeard. Ang bagong panahon nga daw ay sinusubok dahil sa pagkawala ng mga sikat na tao na yon. Ngayon nga daw ay may mga piling mga tao na hindi kayang pasunodin ng kung sino. At yung mga tao daw na yon ay ito daw yung mga malapit-lapit na sa katotohanan. Nagkataon lang daw ba yon o talagang planado ni Roger na mangyari yon? At makikita natin dito yung famous na execution ni Roger. Si Rayleigh pinakita din na lasing na lasing. At pinapaawat na ni Shaki sa pag-inom. Yung mga pirata naman sa Chinoso ay tuwang-tawa sa sinabi ni Vegapunk. Ang tagal daw bumalik ni Teach, hindi na daw sila makapaghintay. Pinakita din dito itong Red Force ni Shanks at pinipigilan din ng mga tauhan niya itong si Shanks na uminom. Sabi naman ni Shanks na hindi pa daw siya lasing. Pinakita din itong Cross Guild na andito sila Mihawk at Crocodile. Nabwiset pa din kay Baggy. Pati ang Marine HQ ay pinakita na maghanda nga daw sila sa mangyayaring gulo. At dapat sila daw ang unang makakakuha doon sa treasure na sinasabi ni Vegapunk. Pagpapatuloy pa sa mensahe na hindi nga daw sure si Vegapunk kung sino daw ang makakauna sa treasure ni Roger. Hindi din daw siya sigurado kung
si Joy Boy ang makakakuha nun. Wala na daw makakapigil pa sa mangyayari. Habang sinasabi ni Vegapunk to ay pinakita ang mga malulupit at malalakas na tao sa One Piece. Ang apat na Yonko, sila Sabo, si Aokiji, si Imu, si Dragon, si Akainu, si Kobe, si Saint Piggerland. At meron nga ditong bagong karakter na hawig nga ni Shang. Sabi pa ni Vegapunk na ang tadhana nga daw ng mundo ay nakasalalay sa kung sino nga daw ang unang makakakita dun o kung sino man daw ang makakakuha sa One Piece. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin. Ang dami na namang naganap. Natalo nila Bonnie at Luffy, si Saturn. Yung Sunny nga ay papunta na dun sa Elbaf ship na sasaluhin na lang ng mga giant. At ang paglabas ng bagong karakter na hawig ni Shang, sino kaya to? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa panonood at see you sa next video. Over and out.